Hello guys, good evening. Kung gabi ngayon nakita niyo yung video ko or araw, ito na yung circuit tray na ginawa ko para sa yung food court sa perimeter area niya. Unahin natin circuit 1. I-discuss ko sa inyo ito. Dito sa circuit 1, meron tayong limang ilaw na ini-example ko lang nilagay. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, bawat ilaw na yan, eh, hindi ko pa kinabit sa linya ng live at saka neutral. So, ito naman sa circuit breaker 1, circuit breaker number 1. Ito yung circuit 1 natin sa perimeter. Ito yung live or line. Ito naman yung neutral. So, ngayon guys, itong block diagram na to, para maintindihan kaagad ninyo, ipapakita ko sa inyo paano connection nito. Ito, palagay natin ilaw na to. Ito yung may receptacle siya dito. So, i-connect natin yan siya. Kung paano ang connection niya para makita ninyo. Siya nga pala guys, ito naman yung connection niya ay parallel. Hindi yung series. Parallel line. Magmula dito sa neutral, ito linya na to neutral, itong gilid ng receptacle banda rito, ito yung ikakabit natin dito sa dot na, sa connection na to. At ito namang isa yung sa gitna, ito yung sa line circuit. Ito yung sa neutral, ito sa load ng linya ng kuryente, yung live. So dito naman ganun din, dito sa receptacle yung may trade, dito natin ikabit yan. Ito sa sentro naman ganito, the same dito sa isang ilaw. Ganun din. Ito. Saka itong isa. So, ngayon guys, ito na, itap na natin yan siya. Ito guys, yung may mga connection na to, napaloob ito siya sa junction box. Ito, junction box. The same dito, junction box din ito. Dito, junction box, ganyan. Yung ginagawa ko doon sa circuit ng food court, hindi ko na dinadaan sa switch yun. Ito, para makita lang ninyo, mayroon akong nilagay na switch dito. 10 ampere switch. So, nakakabit na yan siya sa line side. Sa breaker. Ito yung return guys, yung line side. Pag once na ma-switch mo ito, papasok na kagad yung kurente papunta doon sa breaker. Kasi ito naman kasing neutral, mayroon na kaagad siyang linya na naka-open. Ready na yan siya para papasok doon. So it means na itong switch,
pag nai-on mo ito, ito na yung return. Kasi may quarantine na kaagad ito dito, naghihintay lang yan na pag makabit yan, papasok na kaagad yan doon. So yan ang circuit 1 natin. Isang circuit ng ilaw. Ngayon, gagawa naman tayo ng another circuit, yung circuit 2. Kagaya niya na i-drawing ko na kaagad. Ayan. So the same sa kabila, sa circuit 1, yung procedure niya. Ganun din, magmula dito sa receptacle, ang connection pa ganyan. Ito naman, papunta dun sa line side. Ito. Sa line side. Neutral. Line side. Neutral. Line side. Neutral line side. So continue yan guys doon kung mag-additional pa kayo ng ilaw pati doon sa circuit 1. Ito na ngayon yung circuit 1, circuit 2. Ganun din guys, yung dito meron din yan siyang junction box. Ito. Same doon sa sumusunod ng mga ilaw. Ito yung circuit ko doon sa food court. Pero hindi ako gumagamit ng switch doon. Dinirekta ko doon sa circuit breaker. Din sa circuit 1, circuit 2. Kasi may preparation ako doon na yun nga sinasabi ko tuwing December or July. May mga upper, yung mga puno, madagdagan ng ilaw. So, kukulangin itong 10 amperes. Dahil yung 10 amperes na ito, hindi mo naman ubusin. 80% lang yung gagamitin mo dito para may switch yung mga ilaw. Eh kung susobra na sa 10 amperes, di masusunog talaga ito. Doon naman sa mga bahay, yung mga residential, pwede ito siya pag maglagay ka ng ilaw sa perimeter. Pwede rin siya na pag na-compute mo na yung load niya ng bawat ilaw, kung pasok man lang siya sa isang breaker, pwede rin yun. Pwede rin siya makapasok sa isang breaker. Kung medyo ititipid mo na lang yung ano yung breaker. Kaya lang may problema din diyan pagdating ng mayroon mag-troubleshoot ka na. So mamaya i-discuss natin 'yan. Unahin muna natin ang alternate ng pag-ilaw. So ngayon guys, nakita niyo na kung paano ang connection niyan. So, ipakita ko na sa inyo yung actual ng perimeter. Ito na siya ngayon, guys. Itong perimeter na to, ito na yung tinatawag natin na yung finish na cemented na siya. Ito yung sinasabi ko, ito ilaw na yung bilog, mayroong square guard na ano protection niya sa kanyang ano yung lighting fixture. Ito, poste na ito. So, nag-sample tayo kanina. Power circuit, type 5. Limang ilaw lang. At saka yung
circuit to, limang ilaw din yan. Ito, sa yung dito sa taas. So ngayon, ipakita ko sa inyo sa actual kung paano ko nag-alternate yung ilaw na yan. Base sa actual perimeter na drawing ko. Ito. Ito ngayon, yung first circuit, 1E, 2E, 3E, 4E, at saka 5E. Yung circuit 1. Once pinailaw mo itong circuit 1, ito, dadalo yung kurente, tapos dito sa isa, dito sa isa, dito sa isa, alternate yan hanggang doon sa dulo. Tapos yung circuit 2 naman, itong 2A, ito siya, then dito, 2B, then ito siya dito, 2C, 2D, saka 2A. So yan ang circuit 2. Dito naman guys, ang ginagawa ko dito, dahil yung wire na ginagamit ko dito is THC number 12. So, isang tubo lang yung ginagamit ko dito. Mula dito sa junction box, papunta dito, hanggang doon, diretso na yan. Pero dumadaan sila sa junction box, may kanya-kanya siyang wire. Itong circuit 1, sabay na rin sila sa isang tubo ng circuit 2 kasi maluwag naman yung 20mm or 1/2 na PVC pipe. Saka ito guys, mas safety itong dito mo sa taas, ipadaan yung tubo bago ipakain sa simento dito sa taas. Makaekonomiya ka pa ng wire. Kasi kung kadalasan kasi yung mga ginagawa noon, dito nidadaan sa baba at saka dito yung ginawa nilang junction box dito. So magmula dito, pag ganyan, tatapo ka pa doon, mahaba na yung wire. Ganun naman, tapo doon, mahaba yung wire. Ayan. So, malaki ang paggamit ng mga wire niyan, mahaba. Samantan lang dito, isang akyatan, pwede diretso na yan siya doon. Safety pa siya sa kung may panahon na umuulan, gano'n. So, tuloy tayo guys. Dito, pag pinadaan natin yung wire dito sa taas, safety siya sa pag masamang panahon, may bagyo, may baha. So nasa itaas na siya. Eh, kung dito sa baba, madaanan, wag ka, alam mo guys, pag madaanan siya ng tubig, may tendency na papasok yung tubig sa PVC. At magpondo na yan doon. Yun ang mahirap kasi pagdating ng araw, yung insulation ng wire ay magbe-brittle yan hanggang sa pasukin ng tubig yung wire at yun, o init na yung linya, puputok yan. So, the best talaga guys, dito nyo sa taas padaanin. Wala dito hanggang doon, ano, diretso din siya. At saka safety siya sa, madali siya mag-troubleshoot kung merong, palagay natin, merong malfunction sa linya. Alam nyo guys, maganda talaga yung naka-alternate yung ilaw. Kasi once na magkaroon ng depekto yung circuit 1, so pwede pa rin yung mapailaw yung circuit 2. Kahit i-troubleshoot na lang ninyo yung circuit 1, kinaumagahan kung gabi yan masira. So mas maganda yung dalawa yung circuit niya. Dito naman guys,
para safety yung load mo sa ilaw. Kailangan dito iko-compute mo ngayon yung load ng current mo. I-consider natin yung init ng wire na sagap ng insulation. Yung tinatawag natin na the ambient temperature of wire insulation. Kailangan guys, para safety yung ginagawa mo, mayroon ka load computation. So sa load computation, dito muna ngayon siya ipapasok si German scientist na si George S. Ohm. Kasi yun naman talaga ang ginagamit ng electrical na formula. Yung Ohm's law. Pag sinasabi natin Ohm's law, determine na niya yung relationship between each of the factor in an electrical circuit. So, yun ang tinatawag na relationship, Ohm's law, is called Ohm's law. So, para makuha natin yung eksaktong load niya, yung formula niya ay formula ng Ohm's law ganito. Power or resistance is equal to volt times I or amperes. So yan ang formula niya ng Ohm's law. So para makuha natin ngayon yung computation niya, for example, yung wire na ginagamit natin is yung wire ay number 12 or AWG or 3.5 mm. Tapos sa wire na yan, ang ginagamit natin na breaker, circuit breaker ay dahil 12 yan, 3.5 mm, 20 amperes. Ngayon, sa 20 amperes na yan, kukuha lang tayo ng 80% na gagamitin natin dyan sa breaker na yan. Kasi yung 20 amperes, kung ubusin natin yan, halimbawa, marami tayong ilaw, maraming load. Pero sa palagay ko, hindi natin kayang ubusin 20 amperes sa ilaw lang sa perimeter. Kaya, i-compute natin yan siya. Ang mangyari niya sa 80% niya, sa 20 amperes, i-rate natin yung 20% out of 100% ng 20 amperes. Para safe yung kuryente na dadaloy sa circuit. So, mangyari ngayon, ganito. Ito yung P or resistance.
yung ano niya, yung formula niya, yung P or resistance is equal to volt times amperes. So mangyari nito ganito. Power or resistance is equal to, hindi tayo gagamit ng 220 volts, kung hindi, gagamitin natin ito is 230 times 20 amperes. Ano, no, no. I-times muna natin, kunin muna natin yung 80% ng 20 amperes. So, ganito mangyari niyan. 20 amperes times 0.80% is equal to 16 amperes. So ito na siya, 16 amperes. So pasok pa rin siya sa 20 amperes. Yun ang 80% ng 20 amperes, yung 16 amperes. So yung 16 amperes ngayon, dahil kukunin natin kung ilang wattage niya, o ilan yung power or resistance na gagamitin natin sa linya. So ito ngayon mangyari, power equals to volt, 230 times I is equivalent to amperes. Kunin natin 16 amperes. So kung i-times natin yan, ang lalabas niyan is 3,680 watts. Yun ngayon ang gagamitin natin na mga ilaw. Kung ilang watts ba lahat yan? Kuha tayo ng calculator. So itong calculator, halimbawa na lang natin, mayroon tayong 'ilaw sa perimeter na, yung sample natin kasi kanina, sample lang yun. So, 5-5. Ngayon, gagawa tayo ng 20 pieces na 'ilaw. Ipalagay na lang natin 100 watts. Bawat 'ilaw, sample lang yun. So 100 watts times 20 is equals to 2,000 watts. So 2,000 watts, pasok pa rin yan sa 3,680 watts. Malaki pa rin, mayroon pa siyang 1,680 watts na sobra para magamit na ilaw. So since yung ginagamit natin na ilaw ngayon ay kadalasan LED light, wala na yung dati yung mga bulb na tag 25, 50, or 100 watts, kasi napipace out na yun. So ang ginagamit natin ngayon yung LED. So, ilang man lang yung ilaw ng LED, halimbawa, yung isang ilaw is 10 watts lang siya. So, kung mga 10, 100 watts na kaagad yan. So, 10 ilaw is 100 watts. Samantala, yung consumable mo na 3,680 watts, hindi pa yan, 100 watts lang yun. So, napakalaki pa ng sobra.
So yan guys, safety na yung linya mo ng ilaw, yung circuit 1 at saka circuit 2. Pero kung gagamit ka din ng 15 amperes na breaker, siguro hindi pa rin yan ano, nasa mga 2,000, more or less 2,700 watts more or less. So kung gagamit ka ng 100 watts, malaki pa rin yan siya. Mga 27 pieces pa yata na bulb yung magagamit mo sa 15 amperes ng breaker. Dahil yung 15 amperes na breaker is, hindi mo naman yan ubusin. Meron pa yung i-retain mo na 20% out of 100, may 80% ka pa nagamitin. So kung 15 amperes itayos mo sa 0.80, so may 12 amperes ka na. So yung 12 amperes mo, itayos mo naman ng 230. So nasa mga more or less 2,700. So napakalaki pa rin ng ano, ng diferensya kung gagamit ka ng 15 amperes. So yun guys, wag lang niyong gamitin yung pagtapping ninyo, magtapping kayo dito ng ilaw, gawin yung series. Yung series kasi guys, ganito yung labas niyan. Ayan, limbawa, ito yung neutral, yung ilaw dito, papasok dyan, tapos ilaw dito, yan naman yan siya, pasok naman dyan. Ganun. Hanggang dito. Nalabas mo, ganun. May switch ka dito. Then breaker. O ganyan guys, kasi kung sa dati mga ilaw, dito malakas yung sinag niya. Dito pahina ng pahina hanggang dito. So it means na yung kuryente na papasok sa kanya pagdating sa dulo, mahina na. Kaya para pareho yung ilaw niya, yung sinag niya, ang connection ninyo ay paralel. Kagaya ng connection kong ginagawa ganito. Ito yung tatawag na paralel. Ito. Ngayon guys, balikan naman natin yung paano kayo mag tagging ng linya na to. Halimbawa, itong circuit na to is para hindi kayo malito. Kung marami kayong wire na iba't ibang kulay, gawin nyo nalang color coding. Halimbawa, meron kayong green. Ito green siya. Take note guys, yung kadalasan green na color ay yun ang neutral o ginagamit sa ground, ganun. Yung black naman as saka red, yung palagyan natin ito yung black. Black wire. So ito yung live or red. Pwede rin guys kung halimbawa naman yung wire ninyo ay isang kulay lang, palagay natin black, lahat to black. Ang gawin nyo lang guys, ganito. Circuit 1, pala, ito ganon.
ito yung dulo niya. So ito circuit 1, lagyan niyo lang ng tip dito na tagging yun yung live ninyo. Saka dito lagyan nyo ng tagging na tip, at saka pareho ito black, ito black, black. So yung ito yung line, ito yung neutral. So ito circuit 1. So ang mangyari niyan guys, para hindi sila magkahiwalay, i-tip mo itong dalawa na to dito naman guys sa circuit 2. Ganun din yung black tutuloy niya. Ito yung dulo, ito yung isa. So gawin niya lang, kasi yung circuit 1 eh, mayroong tag na isa. Yun naman circuit 2, i-tip niya na lang dito ng dalawang tip. Para ganun din dito sa dulo, dito tip ninyo. I-combine din ninyo ito ng electrical tip para matanda nyo. Ito yung palatana nyo, circuit 1 at saka circuit 2. Kasi pareho yung mga color ng wire. Iisa lang yung color ng wire nyo, black. So, madeterminan nyo saan yung itong may tip, ito yung line. At saka ito yung walang tip, neutral. So, para matandaan ninyo. Bago nyo ipasok sa PVC. Tapos, nasa inyo na yan guys, kasi itong circuiting na to, gaya nito, ito siya yung circuit 1, yung kadugtong nito na ilaw ay dito sa kabila. Tatawag natin na 1A2A, ito siya, ito na. Ngayon, ito naman, circuit 2, dito siya, saka dito sa kabila, alternate na yan sila. Yung kanina guys, yung sinasabi ko na pwede gagamit din kayo ng isang breaker lang, kasi yung itong circuit 1, circuit 2, sa switch lang kayo, kung may switch yung circuiting ninyo, ito lang naman yung off and on ninyo sa linya nyo. Pwede ninyo itap ito dito, isang breaker lang gamit, at saka itong linya dito. So wag dito, kasi pag dito mo yan, sasabay na yan sa switch. Dito kayo before pupunta kayo ng switch, dito lalagay nyo sa breaker yung line dito, neutral dito. So isang breaker lang yan. Yung diferensya lang yan guys, kung halimbawa isang breaker yung kinagamit ninyo, once nagka-trouble yung isang circuit, i-off mo talaga yung breaker na yan. So totally, yung circuit 2 at saka circuit 2, hindi nyo makagamit, walang kuryente yan. Ngayon, kung dito kayo babase, i-off lang ninyo para magagana yung circuit 2. Halimbawa, circuit 1 yung may diferensya. Hindi natin alam guys, kung yung wire na yung pumutok ay nagkaroon na ng ground. So maaaring tatakpo pa rin yung kuryente niyan, kasi nagdikit na dito sa ilalim. So, hindi pa rin safety. Baka mamaya pag troubleshoot nyo sa isang tubo eh, may kuryente na live dyan, kasi bumaluktot na yung ibang kuryente dahil nagsushort. So, delikado pa rin. Yan lang sa akin kung ano, kasi yung ginagawa ko naman kasi doon sa perimeter na yun, tigi isang circuit, isang breaker talaga yun. Hindi ko na ginamitan ng isang breaker. Although, kaya ng isang breaker dahil lead lang naman yung ilaw na yun at ilan lang piraso yun. Kaya yun ng 20. Kaya lang, ini-anticipate ko rin yung pag-troubleshoot. Kung halimbawa, magkaroon ng depekto sa gabi, pwede mo patayin yung isang breaker,
ito lang yung pagganahin mo, isang linya yung nag-alternate lang. So may ilaw pa rin kumpara sa isang breaker. Pagdating na may troubleshoot na magkaroon na sira isang linya, isang circuit, so totally wala, damay na yung isang circuit, walang ilaw. So sana guys, meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Kahit papaano, actual na i-block diagram lang itong ginagawa ko. Sana meron kayong naintindihan, makatulong lang naman sa inyo kung paano yung circuiting ng alternate na ilaw sa perimeter. So maraming salamat sa panonood niyo sa video ko nito. Sana huwag nyo namang kalimutan na i-subscribe yung channel ko. At saka pindutin na rin ninyo yung bell button at i-like. At mag-comments na rin kayo para malaman natin kung ano yung may tulong ko sa inyo. Although hindi naman tayo master talaga na lahat talaga. Pero sabot na yung makakaya, ituturo ko sa inyo lahat ng mga experiences ko. At dito lang guys, maraming salamat.